araw mga bata. Isang bagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayon. Handa na ba kayo? Tara at magsimula na tayo dahil kay teacher, matututo ka rin. Ang ating aralin sa linggong ito ay tungkol sa mga tanong sa binasang tekstong pang-impormasyon at pagbibigay ng hinuha sa napakinggang teksto. Ito ay may kasanayang pampagkatuto na naitatala ang mga impormasyon mula sa binasang teksto. Inaasahan na pagkatapos ng aralin na ito ay masasagot mo ang mga tanong sa binasang tekstong pang-impormasyon at makapagbibigay ka ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa napakinggang teksto. Ngayon ay basahin at unawain mo ang sumusunod na mga kaisipan. Ano ang nais ipaiwatig ng bawat isa? Sa unang bilang, ang anumang nais sabihin ay makapitong beses na pakaisipin, sapagkat anumang salita ang namumutawi sa bibig natin, hindi na ito may babalik pa, lalo na't nakasakit na ito ng damdamin. Sa ikalawang bilang, karapatan ng bawat tao, bata man o matanda, na magpahayag ng kanyang mga kaisipan, opinyon at pananaw, kahit na ito ay taliwas o hindi katulad ng opinyon o pananaw ng ibang tao. Kailangan na maging magalang sa pagtanggi sa lahat ng pagkakataon. Maaari tayong tumanggi sa isang kaisipan nang may paggalang pa rin sa ating kausap. At sa ikatlong bilang, may isang kasabihan na nagpapaalala sa akin. Mag-isip muna ng maraming beses bago magsalita. Maraming alitan o di pagkakaintindihan ang maiiwasan kung iisipin muna natin ng mabuti ang ating sasabihin. Pinaihiwatig ng mga kasabihan na ito na pag-isipang mabuti ang mga bagay na sasabihin o gagawin upang hindi mo ito pagsisihan sa huli. Sa pagpapahayag ng opinyon ay hindi mo maiiwasan ang pagsalungat o pagsang-ayon. Bawat isa ay may kanya-kanyang kaisipan, pananaw o saloobin na dapat nating igalang o irespeto. Ito ba ay pabor sa atin o hindi? Kailangan maging magalang at malumanay sa pagbibigay ng ating mga opinyon upang maiwasan ang makapanakit ng damdamin. Ang kwentong ating babasahin ay pinamagatang Ang Mga Pako sa Pader. Ngunit bago natin basahin ang kwento, ay narito ang mga gabay na katanungan na nais kong masagot mo pagkatapos mong mapakinggan ang kwento. Sa bilang isa, bakit kailangan magpatawad sa lahat ng pagkakataon? Sa bilang dalawa, anong aral ng kwento ang mahalagang matutunan bilang isang mag-aaral? Ang Mga Pako sa Pader. May isang batang lalaki na mainitin ang ulo. Madali siyang magalit at nakapagbibitiw siya ng masasakit na salita sa kanyang mga kaibigan, kaklase o kung sino man ang nakatatanggap ng kanyang galit. Mahal na mahal siya ng kanyang ama, kaya gusto ng ama na mabago ang ugali niyang ito. Dinala niya ang kanyang anak sa bakuran at binigyan siya ng martilyo at mga pako. Anak! Bilin ng ama. Tuwing iinit ang ulo mo at magagalit ka, kumuha ka ng martilyo at isang pako at ilagay mo sa pader. Hindi naintindihan ng bata kung bakit niya ito kailangang gawin. Subalit, bago pa man matapos ang unang araw, 30 pako na ang nailagay sa pader. Habang tumatagal, natuklasan ng bata na mas madali palang pigilin na lamang ang kanyang galit kaysa magbuhat ng mabigat na martilyo at magpukpok na naman ng pako sa pader. Lumipas ang araw at natutuhan niyang pigilin ang kanyang galit at maging may nahon. Kung noon, 30 pako ang nadadagdag sa pader araw-araw. Unti-unti itong nabawasan at naging 15. 10, 2 at 1 pako
muna lamang sa bawat araw. Dumating ang araw na hindi na nagalit ang bata ni isang beses. Pumunta siya sa kanyang ama at masayang ibinalita ito sa kanya. Pinuri siya ng kanyang ama at binigyan ng bagong gawain. Sa bawat araw na lumipas na hindi siya magagalit, magtatanggal siya ng isang pako mula sa pader. Ginawa niya ito at pagkatapos ng napakahabang panahon, natanggal na niya ang lahat ng pako mula sa pader. Ama, nagawa ko na po ang inyong iniutos. Wala na pong natirang pako. Pumunta ang ama sa bakuran at tumayo sa harap ng pader. Ipinagmamalaki kita, anak. Sabi ng ama. Nagawa mong baguhin ang iyong ugali at hindi ka na madaling magalit. Subalit tingnan mo ang pader. Tinuro niya ang pader na dating makinis, subalit ngayon ay punong-puno na ng maliliit na butas. Kung magagalit ka at magsasalita ng masakit sa iyong kapwa, parang naglalagay ka ng pako sa pader. Maaari kang humingi ng tawad at maaari mong tanggalin ang pako. Subalit may butas na matitira sa pader. Hindi na ito magiging katulad ng dati. Umahimik ang bata at nag-isip ng matagal. Nasaktan niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-aral dahil sa masasakit na salitang sinabi niya. Patawarin ninyo po ako, ama. Mula ngayon, sisikapin kong wag nang dagdagan pa ang mga sugat ng ibang tao. Ngayon ay balikan natin ang mga gabay na katanungan at sagutin ang mga ito. Sa bilang isa, bakit kailangang magpatawad sa lahat ng pagkakataon? Narito ang halimbawang kasagutan. Ang pagpapatawad ay ang pag-aalis ng anumang sama ng loob, puot o galit sa taong gumawa sa atin ng hindi mabuti. Isa ito sa pinakamakapangyariang paraan patungo sa kalayaan, kaligayahan at tagumpay. Sa bilang dalawa, anong aral ng kwento ang mahalagang matutunan bilang isang mag-aaral? Narito ang mga halimbawang aral. Una, iwasan ang makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Pangalawa, walang magandang naidudulot ang puot o galit sa ating buhay. Para sa iyong unang gawain, sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Sa bilang isa, bakit naisipan ng ama na ipagawa sa anak ang paglalagay ng mga pako sa pader? Sa bilang dalawa, bakit nabawasan ang bilang ng pako na nagdaragdag sa pader araw-araw? Bilang tatlo, ano ang nangyari nang matanggal na ang lahat ng pako mula sa pader? Sa bilang apat, ano kaya ang mangyayari kapag may nagawa ulit na mali ang kaibigan ng bata? Sa bilang lima, ano ang mensahe ng kwento para sa iyo?
At sa huling bilang, ano pang ibang kwento ang nabasa mo na may magandang paksa o mensahe? Ibahagi ang iyong sagot sa pamamagitan ng pag-comment sa bidyong ito. Ikalawang gawain, basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel o kwaderno. Para sa bilang isa, bakit naisipan ng ama na ipagawa sa anak ang paglalagay ng mga pako sa pader? Sa bilang dalawa, ano ang nagagawa ng bata kapag nagagalit siya? Sa bilang tatlo, bakit nabawasan ang bilang ng pako na nagdadagdag sa pader araw-araw? Sa bilang apat, ano ang nangyari nang matanggal na ang lahat ng pako mula sa pader? Sa huling bilang, ano kaya ang mangyayari kapag may nagawa ulit na mali ang kaibigan ng bata? Para sa ikatlong gawain, basahin muli ang kwentong Buhay Ko Ang Ilog. Isulat ang iyong hinuha o palagay kung patuloy na masisira ang ilog. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel o kwaderno. Maaari mong ipos ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Tatandaan na karapatan ng bawat tao, bata man o matanda, na magpahayag ng kanyang mga kaisipan, opinyon at pananaw.
kahit na ito ay taliwas o hindi katulad ng opinyon o pananaw ng ibang tao. Kailangan na maging magalang sa pagtanggi sa lahat ng pagkakataon. Maaari tayong tumanggi sa isang kaisipan nang may paggalang pa rin sa ating kausap. Lagi ninyo yan tatandaan. Ain, dugtungan ang mga pangungusap sa ibaba ng nais mong salita. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Para sa bilang isa, hindi po ako sumasang-ayon dahil... Sa ikalawang bilang, iba po ang pananaw ko sa tingin ko po. Sa ikatlong bilang, maaaring tama po kayo, pero hindi po kaya. Sa ikaapat na bilang, salamat po sa iyong mungkahi o opinyon, ngunit. Para sa huling bilang, naniniwala po ako na... Ngayon ay basahin mo ang talaarawan. Mula sa talaarawan ni Tina. Ngayon ay dumako tayo sa ikalimang gawain. Isulat ang mga sagot sa iyong sagotang papel o kwaderno. Sa bilang isa, ano ang itinatala ni Tina sa kanyang talaarawan? Sa bilang dalawa, bakit niya ito itinatala sa talaarawan? Sa bilang tatlo, ano-ano ang pinaglalaanan niya ng pera sa bawat araw? Sa ikaapat na bilang, ano-ano ang kanyang ginagawa upang makatipid? At sa huling bilang,
Sa tingin mo, ano pa ang pwede niyang gawin upang makatipid? At para sa iyong huling gawain, punan ng patlang. Isulat mo ang iyong sagot sa sagot ng papel o kwaderno. Batay sa aking napag-aralan ay may patlang ang bawat tao, bata man o matanda, na magpahayag ng kanyang mga kaisipan, opinyon at pananaw. Kailangan lamang na ako ay maging patlang sa patlang sa lahat ng pagkakataon at gagamit ako ng patlang na pananalita sa taong aking kausap. Sana ay may bago kayong natutunan sa linggong ito. Hanggang sa muli, paalam!